Kapatid, maraming salamat sa Panginoon at ako po ang itinalaga niyang maghatid ng salita sa umagang ito. Bagamat sa totoo lang po, kinakabahan ako. Nagpapasalamat din po ako dahil kagabi ay ubo po ako ng ubo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, pinagaling niya ako. Sabi ko, Lord, ako pa naman ang maghahatid ng salita mo, ubo ako ng ubo. Salamat sa pagpapagaling niya sa akin. Kasi nag-alala din yung anak ko. Dahil nga inubo ako. Ang salita po ng ating Panginoon ay sa Proverbs 3:5-7 sa NIV po. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon. Sinasabi po dito sa Proverbs 3:5-7, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Makakaupo na po ang lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang meaning po ng trust ay firm belief in the character, ability, strength, or truth of someone or something. A person or thing in which confidence is placed. Nung po ang aking anak na bunso na si Jenny, ay nag-aral po siya ng driving. Kaso po, nung nag-aral siya, isang araw lang po yung nag-aral siya. Sabi niya kasi, Mama, mag-aral ako ng driving para matuto ako. Sabi ko, anak, sige, pagkaano mag-enroll ka sa driving school. Pero siguro, naiinip na yung anak ko. Nagpaalam siya, Mama, mag-enroll ako. Sabi niya, isang araw lang. Sabi ko, isang araw lang matututo ko ba noon, anak? Sabi ko, basta sabi niya, ako bahala. E di yun. Hindi na siya nag-enroll, kundi may kakilala siya na kakilala ni Gibe na mag-drive. Binayaran na lang po namin. Mga two hours po yon nag-aral siya, tinuruan siya. Pero hindi po ako tiwala doon sa ganun. Gusto ko, sabi ko, anak, sana maghintay ka sa driving school ka mag-ano. Kasi alam mo, hindi po biro-biro ang mag-drive. Siyempre, pagka hindi tama yung pagda-drive mo, pwede ka makabunggo, ganun, siyempre. So, nung ilang araw lang po, kasi merong activity sa school, kailangan din po namin sumama. Andito pa po ang aking si Brother Rappi. Doon sumama po kami. Nagpaalam siya na siya magdadrive, miniram niya yung sasakyan doon sa kapatid niya. Ako po, ayaw ko. Kasi siyempre, no, inaalala ko, baka mabunggo kami o ganon. Pero itong tatay niya, pumayag. Siyempre po, wala na po akong magagawa, tatay niya po pumayag eh. Pero kinakabahan talaga ako nung nagdadrive yung aking anak. From Marikina to Espanya, dinrive niya po yun. Pero habang nakasakay po ako doon, talagang hindi po ako kumukurap. Siyempre, natatakot ako eh, na ano ako doon sa aking anak. Kasi, nagda-drive siya, lagi niyang dinidikitan yung ibang sasakyan. Sabi, panay naman ang prayer ko doon sa huli, sa likod. Yung naman tatay niya, ano-ano naman yung tatay niya, tiwalang-tiwala sa kanya. Pero ako po, nag-aalala. So, sa madaling salita, nakarating po kami doon sa Espanya, doon sa eskwela niya po sa UST. Kasi meron pong events doon na dapat kasama kami. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na po ganun na kinakabahan ako, hindi po talaga ako kumukurap. Dahil hindi ko alam kung makakarating kami ng ligtas doon. Salamat nakarating kami ng ligtas sa biyaya at pag-iingat ng Panginoon. Kayo po mga kapatid, meron po ba dyan na nakaupo kayong lahat dyan? Kalahati lang ng katawan nyo ang nakaupo.
Siyempre po, wala po, no, diba? Nakaupo po kayo, buong katawan nyo ang inuupo ninyo. Yung buong bigat nyo, nandyan po sa silya. Nagtitiwala kayo sa silya na dadalhin niya ng buong-buo yung katawan nyo, yung bigat ninyo. Nandun yung pagtitiwala nyo dyan sa silya na yan. Ganon din po ang nais ng ating Panginoon sa atin, na magtiwala po tayo palagi sa Kanya. Hindi po 99%, kundi 100% na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ano po ang mga blessings na ating makatanggap sa Panginoon kapag ka po tayo ay nag-trust sa Kanya? Nasabi po dito, the Lord will greatly bless and show His goodness to all those who trust in Him. Mababasa po natin dito sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Ito po, month po ng celebration ng iglesia natin. Simula po ito ng maitatag na ating maitatag ng Panginoon sa tulong at biyaya po ng ating tagapangunang pastor, Pastor Cesar Papa. At nasaksihan po natin kung paano siya naglingkod sa Panginoon ang kanyang katapatan at kanyang pagmamahal din po sa jewels. At siyempre po, may mga challenges din po tayo nararanasan. Simula po nang ito itatag. Pero nakita po natin na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kung ano man po ang pangangailangan ng kanyang iglesia, magpahanggang ngayon, tinatagpo po ng Panginoon. Kasi ang Diyos, kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, talagang kung tatagpuin niya lahat ng mga pangangailangan ng kanyang iglesia. Naalala ko po nung nag-aaral ang aking mga anak. Ako po kasi, laki akong broken family po kami. Kaya hindi po naging mahirap ang aking buhay. Siguro po, wala na yung nanay ko, mga magsi-six years old ako. Kaya saan-saan na ako nakatira? Kaya habang ako'y nag-aaral, mahirap. Kasi siyempre, yung mga natirang ko, nagpapasalamat naman ako sa kanila. Siyempre, kumakain ako, pag-aaral ako. Pero hindi naman sila ganun kayaman. Kaya eld natin ako po nung sa lola ko, kila lolo ko, meron po silang karinderya. At the same time po, nagtatrabaho din po ako doon, tagahugas po ako ng pinggan, marami po akong ginuhugasan. Grade 2 pa lang po ako, ganun na po, nagtatrabaho na po ako. Pero kinatutuwa ko lang po, nag-aaral ako, tsaka kumakain ako. Pero siyempre po, pagod. Pero maalis po ako doon sa hugasan, 20 minutes before po ng bell namin. So, may pagkakataon po talaga na, siyempre po, wala naman nag-aalaga sa akin, mag-isa ko lang. Papasok ako sa school, minsan basang-basa pa pala yung mukha ko. Eh, mahilig po akong maglagay ng pulbos. Tapos, alam niyo po, lalabang ko yung damit ko, kadalasan di ko na napaplantya yon. Hindi ko naman po masisisi yung mga tinirang ko. Siyempre, mga busy din po sila. Alam mo, may pagkakataon papasok ako sa school. Sabi nung kaklase ko, Bilin, ba't namumuti yung mukha mo? Paano nagpulbos ako, basa pala yung mukha ko? Di pagdating doon, para ako ispasol. At may pagkakataon pa po na pumasok ako talaga pong nakakahiya ito. Pero ako lang po ang nakaalam noon. Alam niyo po, pumasok ako, sabi ko, bakit kaya mahangin? Ayun pala, wala akong panty. Ay, Diyos ko, sabi ko, ang hirap ng ganitong aking naging buhay. Pero papasalamat naman ako sa aking mga natiran. Sabi ko, ayokong madanas ng mga anak ko na ganito ang buhay. Hirap ang walang nanay, ganun ang kalagayan ko. Kaya po, ang mga anak ko po nag-aaral na, wala akong hiling sa Panginoon Diyos. Kasi ako, pangarap ko talagang mag-aral. Dahil sabi ko, ganito na nga ang buhay ko, hindi pa ako makakatapos. Ayoko ng ganito. Yun lang naman po ang pangarap ko, simple lang. Pero, ayun, mga anak ko, sabi ko, Lord, gusto kong makatapos lahat yung anak ko. Silang apat. Alam nyo, sa pagpapaaral po ng mga anak, marami ding mga challenges yan. Hindi naman po yung smooth lang yung takbo ng buhay.
Siyempre, may nagiging problema din yung mga bata. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung si Brother Rafi, nasa, ano na po siya eh, nasa ibang bansa para lang mapunan po yung aming financial na pangangailangan. Pero nakakalungkot po yung ganong sitwasyon kasi mahirap din yung nagpapalaki ka ng anak, wala yung tatay nila, ikaw lang. Pero itiniwala ko po lahat yun sa Panginoon. Kasi yung hangarin ko na matapos silang lahat, yun lang naman po eh. Kasi may pagkakataon yung mga anak ko, sasabihin. Yung anak kong isa, gagraduate na, sasabihin, hindi na daw siya mag-aaral. Abay, malapit na nga mag-graduate, nagkaroon lang siya ng problema. Hindi na daw siya papasok, hindi na daw niya tutuloy. E di, ang hirap. Sabi ko, anak, malapit ka nang gumraduate, hindi ka pa tutuloy. Eh, sa panalangin ko sa kanila, meron pang anak ko, nung yung bunso ko naman, na dito sa may high school na ano, ganun din, nagpaalam sa akin na, Mama, lilipat na ako ng school. Dito po siya sa Marikina Science. Sabi ko, anak, hindi ka naman papasa dyan ng Panginoon eh. Pinag-pray ko dyan, dyan ka na. Tapos kinausap ko po yung mga teacher. Wala naman, kaya naman daw academically, sabi nung teacher. Kaso mo nababarkada. Eh, pinag-pray ko yun sa Panginoon. Kinausap ko yung mga teacher. Pwede po siya dito, alisin lang niya yung barkada niya. And then, kasi nakatapos po siya ng high school dito. Tapos ito pong college, nagpaalam naman siya na second year college siya. Mag-iiba daw siya ng kurso. Eh, sabi ko, anak, kaya mo yan. Abay, nakaya nga niya sa tulong ng Panginoon. At pinagpe-pray ko talaga silang lahat bago umalis siyang mga yan. God bless you, anak. Mag-aral kang mabuti. Silang apat sa biyaya ng Panginoon. At nag-trust lang ako talaga sa Panginoon. Kasi kadalasan, wala naman yung tatay nila. Ako yung nanay at tatay. Kahit po naging ganun, may mga challenges, pagsubok. Sa pag-trust ko sa Panginoon na makatapos silang apat, sa tulong at biyaya ng Panginoon, nakatapos po sila. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa po, nasabi, yung blessing po na ating makatamo kapag tayo nagtatrust sa Panginoon, the Lord will defend and protect those who trust in Him. Alam niyo po, masasabi ko rin po, kasi nga kadalasan wala yung asawa ko, kami lang po sa bahay. Merong sa mahabang panahon, meron ko man natatangang nababalitaan, pinapasok sila. Lalo nag-aalpa sa all of you anak ko, pinasok yung ano, wala yung tatay, nasa abroad daw. Pinasok sila, pinatay, natira lang yung isang anak sa may bandang SS ata. Pero ako siyempre nandun yung aking ano, no, yung pag-aalala ko sa amin. Ganun yung kalagayan, mahirap po. Pero alam mo, every time na ako ay nananalangin sa Panginoon at aalis ako ng bahay, Lord, isild mo po ng banal mong proteksyon yung bahay namin. Huwag mong hayaan na may makapasok na gawa ng kaaway. At sa mahabang panahon po na yon, iningatan talaga kami ng Panginoon. May pagkakataon pa po na insidente na doon pa po yung church natin. Umaten po ako ng gawain. Sinama ko po yung bunso ko, si Jenny. So, dalawa po kami. Natira lang po si Given na pag natutulog, parang mantika po. Hindi nagigising. Ngayon po, hindi yung kapitbahay namin sa likod, magmamalasakit naman. Kasi may aso din kami. Bagamat may aso kami, wala naman siya sa labas. Hindi siya makakalabas kasi may gate po na maliit doon siya. Pero nakatali siya. Malalaman po may tao. So, nagwawala yung aso. So, bali hindi makaano yung kapitbahay namin sa likod. Pumunta ngayon. Sabi, ay, wala pong tao dyan. Kasi alam niya naman na ano, nagsabi ako eh. Wala pong tao dyan. Nasa chart po sa gawain. Eh, bakit po? Eh, sasauli ko lang yung hiniram niya na ano. May hiniram daw ako eh. But hindi man ako nangihiram. Tapos eh, di umalis na siya. Aba, bumalik. Yung aso nagwawala na naman, di bumalik yung kapitbahay namin, tinignan. Wala ho dyan. Alam mo, nung umalis, yung tao kasi nakahubad, may patalim na hawak, may sinuksok pala dito. Nakita nung aming kapitbahay, doon sa kabilang kalsada, umano.
Kaya pala pag uwi ko, bakit parang ni-rape yung aming harapan? Kasi yung mga chinelas, wala na, yung nagkatumbang mga ano doon. Sabi ko, bakit gano'n ang, parang may nakapasok dito. Sabi ko, gano'n. Ngayon, kapitbahay namin, pinuntahan ako. Yung pala, meron nga. Ang iniisip ko noon, kung nagising si Given na kumatulog ay mantika, possible siyang sinaksak o pinatay. Kasi nga ba, possible na drug addict yung gustong pumasok sa amin eh. Pero alam mo po, ang blessing lang po, di ba, yung mag-trust tayo sa Panginoon, ipasild natin yung ating po, ano man po, banal na dugo. Sabi ko, Lord, lagi mong iingatan itong aming bahay. Nakita ko doon yung pag-iingat ng Panginoon sapagkat nagtiwala po ako sa Kanya. Purihin ng Panginoon. The Lord will defend and protect those who trust in Him. Ikatlo po, when you trust in the Lord, He will deliver you from your enemies. Matatandaan po natin na si Haring David, makailang beses po yan gustong patayin ni Haring Saul. Di po ba? Ilang beses niya po pinagtangka ang patayin si Haring David? Pero nakakaligtas siya. Alam mo kung bakit? Kasi nagtatrust siya lagi sa Panginoon eh. Iingatan siya. At nagkataon naman yung si Haring David at yung anak ni sa Haring Saul, kaibigan niya yun eh, si Jonathan. Yung unang gusto siyang papatay, nalaman ni Jonathan yun. Anong ginawa ni Jonathan? Sinabihan niya si Haring David, tumakas ka kasi papatayin ka ng aking tatay. Ganon niya kamahal yung kanyang kaibigan. Kahit galit na galit yung si Haring Saul kay David, alam ni Jonathan yun. Pero silang magkaibigan, nagmamahalan sila. Ilang beses po yung gusto siyang patayin kasi naiinggit po si Haring Saul kay David dahil nag-umpisa po ito nung mapatay niya si Goliath. Siyempre, nung mapatay niya si Goliath, naging famous siya eh. At yun si David, napakahusay na tumugtog ng lyre at saka harp. Pag tumutugtog siya, minsan kasi tinatawag siya ni Haring Saul. Sabi niya, tumugtog ka. Kasi nga minsan inaalihan siya ng bad spirit. Para maging maganda yung kanyang pakiramdam, patutugtugin niya si David. Pero sa kabila ng ganun, no, yung jealousy, gusto niya ipapatay. Mantalang yung ganun ang pinagagawa niya kay David. Nakakaano siya. Gusto niya ipapatay. Tinuturing niyang enemy si David. Kasi nga sa jealousy. Pero nung may pagkakataon po na si Haring David, pwede niyang patayin si Saul. Pero hindi niya po yung ginawa. Kasi di ba nun sa desert ng Engedi, do sa cave, tinutugis niya si David. Ngayon, napagod sila itong si Haring Saul tsaka yung mga tauhan niya, na mahinga sila. Pumunta ngayon si David doon kasama ng mga tauhan niya. Pwede niya pong pugutan ng ulo si David. Pero hindi niya yung ginawa. Kasi nakonsensya siya, naisip niya. Ito ay hari na inanoint ng Panginoon. Kaya hindi ko dudungisan yung aking mga kamay. Pero pwede niyang gawin yun, no? Patayin niya si David, ay si Haring Saul, pero hindi niya ginawa. Tapos, lumabas na nga, ang ginawa niya pala, pinutol niya yung laylayan ng damit ni Haring Saul. Yun lang ang ginawa niya. Pero hindi niya pinatay. Tapos, lumabas na si Haring Saul doon sa cave, kinabol ni David yung kinausap niya na ilang beses mo ko gustong patayin. Pero hindi ko ginawang, nung may pagkakataon ng ikaw ang papatayin ko, pwede kong gawin, pero hindi ko ginawa. Pero alam mo ko nung response ni Haring Saul sa kanya, na nagagalit siya. Pero nung ginawa niya yon, nung kinausap siya ni David na ganun, tinawag niya ng anak si David. Anak, sabi niyang ganun. Maraming beses kita gustong patayin. Pero ano ang naging response mo sa akin? Hindi mo ako pinatay. So, nais din po ng Panginoon na ganun din ang maging response natin sa mga itinuturing nating enemy. Huwag maging mainitin ang ulo. Kasi gusto ng Panginoon, kung ano po yung nais na response ng Panginoon, ganun din po ang ating gawin. Kasi
Yung po mga tinuturong nating kaaway, pwede nating maging kaibigan. Dahil sinusunod natin ang Panginoon, nagtatrust tayo sa Kanya. Nais ng Panginoon, o panalangin natin yung mga kaibigan natin, yung mga kaaway natin. At makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Kasi bilang mananampalataya sa Panginoon, gusto niya, kung ano man yung nais nating response, yun ang gawin natin. Isa na po yung panalangin natin. Purihin po ang ating Panginoon. Sumunod po. Hindi ko po pala nabasa yung tamang-tamang pong salita ng Diyos para dito. Sinasabi po sa Psalm 7:1, ito po ang panalangin ni David. O Lord, my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. Dito po sa ika-apat, pag nag-trust po tayo sa Panginoon, when you trust in the Lord, He will deliver and protect you from any and all plagues or contagious disease. Nung araw po kasi may mga plagues eh. At marami pong tao ang namamatay. Dito po sa ating kapanahunan, COVID-19 naman po. At hanggang ngayon po may COVID pa rin. At alam naman po natin na marami po ang namatay sa COVID. Kabilang na po doon ang ating mahal na pastor, Cesar Papa. Siyempre, malungkot tayo nung kinuha na siya ng Panginoon. Pero hindi po nangangahulugan nyo na hindi siya iningatan ng Panginoon. Alam nyo po kung anong pag-iingat sa Kanya? Una-una po, mananampalataya na siya sa Panginoon. Naglingkod siya ng tapat sa Panginoon. Nandun na siya sa piling ng Panginoon. Ang mahirap po, nagka-COVID ka, namatay ka, wala ka sa Panginoon. Eh alam naman po ninyo kung ano po yung, kung saan ang pupuntahan ninyo pag hindi kayo mananampalataya. Doon naman po sa mga hindi pa, nandito pa po, hindi pa kinukuha ng ating Panginoon na mananampalataya. Nais niya po na magpatuloy tayo sa Panginoon, gawin natin kung anong nais niya na ipagawa sa atin hanggang sa kunin niya na po tayo. Siyempre, wala tayong takot dapat kasi mananampalataya na tayo sa Panginoon eh. Kunin niya man tayo anytime, sa Kanya na tayo. Purihin po ang Panginoon. Di ko na naman po nabasa yung angkop na verse dito. Pasensya na po. Sinasabi dito sa Psalm 4:8, I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Sa number 5, trust in the Lord and in His presence, you will find freedom and perfect peace. Alam niyo po, kapag ako po ay napupunta po sa ibang bansa, itong nakakailan lang po ako napunta, bagamat nakapunta na po ako ilang beses, ito pong huli kong punta sa US, may pagkakataon po na hindi po ako natutulog. Hindi ako makatulog. Siyempre, iba ang ano dun eh, malamig. Kasi kami, mimit namin yung si Brother Rafi dito sa Washington. Meron po kami pinag-istayin doon pagsamantala nung anak ko and si Given and family. Hindi po talaga ako makatulog. Pero nandun ang trust ko na nandyan ang Panginoon eh. Hindi ko po sinasabi sa mga kasama ko yun kasi ayoko rin mag-alala sila na anong mangyari sa akin, ba't hindi ako nakakatulog. Alam niyo po, nananalangin lang ako sa Panginoon, nagbabasa ako ng Kanyang salita, pupunta ako sa banyo, kakanta ako. Hanggang sa inaantok na ako, ayun, nakakatulog na ako. Kasi gusto ng Panginoon, ano man yung nararamdaman natin, mag-trust tayo sa Kanya. Kaya hanggang sa makatulog na ako, umaga na ako, nagising. Yun po. Ang angkop po na salita dito, you will keep in perfect peace him
whose mind is steadfast because he trusts in you. Ito po sa Isaiah 26:3. Dito naman po sa number 6, the blessings, another blessing na ating matatanggap pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. The Lord will answer the prayers of those who trust in Him. Sa Psalm 37 verse 4 to 5, sinasabi po, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Alam niyo po, siyempre kayo po nararanasan niyo kapag kayo nagpe-pray sa Panginoon, talaga po tinutugon naman niya kung kalooban naman po niya. Pero may pagkakataon po, pinaghihintay tayo ng Panginoon, hindi niya agad yung tinutupad. Kasi gusto niya maghintay tayo. Yung huwag tayo magmamadali. Kasi pag nagmamadali tayo, siyempre sarili mo na yung susundin mo, hindi na yung kalooban ng Diyos. Mapapahamak po tayo. Alimbawa po, pinagpapapray mo, medyo 35 ka na, wala ka pa asawa. Yung naiinip ka na, Lord, bigyan mo naman ako mapapangasawa, gusto ko na mag-asawa. Eh nagmadali ka, hindi mo hinintay ang Panginoon kung ano yung bibigay sa'yo. Nag-asawa ka ngayon, tapos hindi pa mananampalataya. Talaga pong mapapahama ka, no? Magkakaproblema ka. Pero kapag naghintay ka doon sa kalooban ng Panginoon, yung kalooban niya na mapapangasawa mo, kasi the best yung kalooban ng Diyos eh. Hindi ka po mapapahamak. Kasi bigay ng Panginoon yun eh. Di po ba? Kaya nais ng Panginoon kapag po tayo ay nananalangin, yung hindi pa sinasagot, maghintay lang. Dahil sasagot ang Panginoon sa tamang panahon. He knows the right timing. Purihin ng Panginoon. Verse 7. The Lord redeems the life of those who trust in Him and promises a clean slate. The Lord redeems, dito po sa Psalm 37 verse 22, the Lord redeems His servants. No one will be condemned who takes refuge in Him. Kapag ka po tayo ay, di po ba dati, makasalanan po tayo, marumi po tayo. Pero nag-trust tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Yung pong ating dating pagkatao na marumi, I thank you. Ah, ganun. Thank you. Thank you. Yung pong ating dating pagkatao na marumi, kahit po gaano yung karumi, sapat po ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo para linisin niya ang lahat ng karumihan na yan. At magkaroon po tayo ng bagong pagkatao. Nag-trust po tayo sa Kanya eh, kaya nilinis na niya tayo mula sa karumihan. The Lord redeems the life of those who trust in Him and promises a clean slate. Sa number 8 po, sinasabi, the blessing, the Lord will never leave nor forsake those who trust in Him. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta po sa Holy Land, kailan lang po yun. At salamat din po sa aking anak na ginamit niya para makapunta ako doon. Kasi po ito pong huli niyang project, binless naman po siya ng Panginoon, kaya natutuwa siya na madala niya ako doon. Pero siyempre, gusto ko rin po. Nung una nga, sabi niya sa akin, Mama, may ticket na tayo sa ganito. Sabi ko, ha? Kasi pauwi na siya. Kasi nag-aalala din ako, before po kasi kaming umuwi, nagkaroon po doon ng may pinasabog at meron pong namatay na isang Chinese old lady. Dahil po doon, sabi ko, anak, huwag na tayong tumuloy dahil may mga kalguluhan pala dyan. Pero anak ko, nagre-research siya, nagtatanong siya, may mga kilala siya. Sabi niya, hindi Mama, tutuloy tayo. Ako yung umaayaw na, pero sabi ko, Lord, kung kalooban mo, mapunta kami. Ay niloob naman po ng Panginoon na makapunta po kami. Salamat po sa Panginoon, kasi nakauwi po kami, ligtas po kami.
Pero hindi naman po lahat yun eh. Smooth po yung aming paglalakbay, yung pagpunta po namin doon. Nagkakaroon din po ng aberya. Nagkaroon po kami ng aberya doon. Kasi po, pagdating po namin doon sa amin tutuluyan na first day, first night. Kasi po, nakarating kami doon, 8 o'clock na eh. Siyempre, pagdating mo ng airport, sasakay ka pa ng papunta doon sa pansamantala naming tutuluyan. Excuse me. Tapos po, pagdating po namin doon sa aming pansamantalang tutuluyan sa Jerusalem, sabi po sa amin, nung may-ari nung doon, yung titiran po namin, hindi nakaregister po dito ang pangalan nyo. 8 o'clock na po yun, ng gabi. Sabi ng anak ko, bakit nangyari yun? Kasi sa ano po siya nag-ano eh? Para po alam nyo rin, sa agoda.com, doon po siya nag-ano, ng aming pansamantalang tutuluyan. Bayad na rin po yun. Ang ginawa po nung yan, sige, sabi niya kasi pagod na pagod kayo, sabi dun sa tutuluyan sana namin. Magpahinga muna po kayo kasi may restaurant yun eh. May restaurant sila. Kumain muna po kayo. So, ang ginawa nung anak ko, kumain muna nga kami. Siyempre, gutom kami. Hanggang sa makakain kami. Hanggang sa kinausap niya uli yung may-ari. Sabi niya, hindi ko na rin po kayo pwedeng tanggapin dito kasi fully book na po kami. So, nung sa madaling salita, hindi kami doon natuloy. Pero ang salamat sa Panginoon dahil yung may-ari, hinatid niya kami doon sa aming pansamantalang tutuluyan for one night. E di doon kami natulog. Pero nag-iimbestiga yung anak ko bakit nangyari yun. Na wala siya doon sa ano daw, wala daw doon yung pangalan niya na doon kami, ano sabi nung may-ari na ano, tuluyan namin. So natulog po kami ng isang gabi doon sa pansamantala nga naming tinuluyan hanggang sa kinabukasan. E nasikaso na nung anak ko. Alam nyo, dinideny po ng agoda.com yung ano. Nung nandun na nga, dinideny niya ngayon. Di siyempre problema, yung nag-iisip yung ano. Alam mo, sabi ko sa anak ko, anak, magtiwala tayo sa Panginoon. Mag-trust tayo sa Kanya. Na hindi niya tayo pababayaan sa ganyang ano. Dapat 5 nights po kami dun eh. Binok na po niya yun, 5 nights. Abang ganun nga po, di lumipat kami kasi one night lang doon. Naghanap ang anak ko ng medyo mababa ang rate ng aming tutuluyan. Nakakita naman po kami. Pansamantalan, doon nga po, di habang andun po kami, nilalakad naman ng anak ko yung ano, yung tungkol nga doon sa Agoda. Alam niyo po, nung kami po ay malapit nang umalis, kasi po kailangan 12 o'clock, alis na po kami doon eh. Pang 7 days po namin. 12, aalis kami, 11:25 ng umaga. Nag-email tong Agoda. Kasi kakaano nung anak ko, siguro siyempre siya ang, ano hindi ko alam yung mga ganyan eh. Siya lang gumagawa nung ano, siya nag-email, ganyan-ganyan. Aba, nag-email sila. Maibabalik yung pera ng aking anak. Kasi alam mo, panay ang prayer po namin. Kasi hindi naman po biro din yung binayad niya. Panay po ang prayer namin na sana maibalik nga yung ano. Ay, papaalis na kami. Patransfer po kami ng Tiberias. Doon, sinagot ng Panginoon yung aming ano. Nando kasi yung sabi ko, anak, magtiwala tayo sa Panginoon. Mare-resolve ba yan? Alam mo, ang kabutihan naman po doon sa aking Panginoon ay sa aking anak. Kapag nagsabi ko sa kanya, sumusunod siya. Alam mo, napaka ano eh. Alam mo, pag tayo sa magulang natin, nire-respeto natin, sumusunod tayo. Nandun ang blessing po ng Panginoon. Ayun, yung nagpe-pray lang kami. Tinugon ng Panginoon yung aming panalangin. Na ano yung ano, na-resolve ba yung pangyayari na yun? Kundi, mababalik yung pera niya. At tinugon ng Panginoon. Yung mga nagtitiwala po sa ating Panginoon, hindi niya po yun pababayaan. Hindi niya po yun iiwanan. The Lord will never leave or forsake those who trust in Him. Ito po ang angkop na salita ng Panginoon dito. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you.
Another pong blessing, tayo nagtiwala sa Panginoon. Trust in God. He will become your everlasting rock and everlasting strength. Yun po, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, siya po yung magiging everlasting rock natin, everlasting strength. Ang angkop po na salita dito sa Isaiah 26:4, trust in the Lord forever, for the Lord is the rock eternal. Kasi po ang ating Panginoon, He is the rock of ages. Ibig sabihin po nyo, an unfailing source of strength. Si David, tinawag niya na strength niya talaga ang Panginoon. Ito, babasahin ko po sa inyo, sabi na dito. David called God was his strength, his support, his defense, who enabled him to subdue his enemies and gave him victories in battles. Like David, when we trust in God, He will become our everlasting rock and our everlasting strength. The blessings of trusting God, the Lord will greatly bless and show His goodness to all those who trust in Him. The Lord will defend and protect those who trust in Him. When you trust in the Lord, He will deliver you from your enemies. When you trust in the Lord, He will deliver and protect you from any and all plagues or contagious disease. Trust in the Lord and in His presence, you find freedom from fear and perfect peace. The Lord will answer the prayers of those who trust in Him. The Lord redeems the life of those who trust in Him and promises a clean slate. The Lord will never leave or forsake those who trust in Him. Trust in God, He will become your everlasting rock and your everlasting strength. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na kung saan patuloy na kami ay tinuturuan mo. Salamat, Panginoon, patuloy na tinuturuan mo kaming magtiwala sa aming mga buhay, sa araw-araw, Panginoon, at sa aming pagtitiwala sa iyo, patuloy mo kaming pagtatagumpayin ano man ang sitwasyon na aming kinakaharap. Panginoon, sa iyo namin binibigay ang lahat ng mataas na papuri, papasalamat at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat po'y magsabi ng Amen.